Hey yo, what's up guys? Dito tayo ngayon sa Boracay White Beach Station 1. Low tide. Sa 1 week na hindi tayo naka-update dito. Yan ang Willis Rock. Maraming guys na seaweeds. Tignan natin kung may algae na. Last na upload kasi natin, wala pang floating algae sa my station 1 and 2. Maliban dun sa may Hinan Regency hanggang station 3. Ayan, may mga naglilinis. Seaweeds. And guys, yung nakita nyo na green algae yan, pero nasa bato siya, nakadikit. Ito yung normal na algae na buong taon ay meron yan dito. Kahit saan kang pumunta ng mga beach, basta may bato-bato, meron talaga yan. Hindi yan yung floating algae, dyan lang yan nakadikit. Dito tayo punta sa kabila. Time check 7:35 in the morning, February 27, 2024. Ganda ng panahon. Medyo maulap pero parang hindi naman uulan. Mataas yung high tide, 1.7 meters above sea level. Pero ngayon yung low tide, hindi masyadong mababa. Pero pag dito sa White Beach kasi, mababaw siya. Puting-puti yung buhangin. Pagtuyo, yan o. Sarap ng simoy ng hangin. 28 degrees Celsius. Tahimik ang Boracay pag umaga. Konti lang yung tao. Ayan.
wala pang pumupunta sa island hopping, diving. Dito na tayo guys sa main station 1. By the way guys, may video para ako sa Manila, pero hindi ko pa na-edit. Marami kasing clips yun. Dito may mga anod na yan, seaweeds din. Maganda nga yung timpla ng panahon guys. February 27 na, pero wala pang algae dito banda dahil yan sa kahit papano ay umuulan-ulan pa rin. Pag magtuloy-tuloy na na mainit yung panahon, sigurado yan, mabilis lang tumubo yan at kakapal. Doon banda, para may nakita ko mga spot na green na yon, posibleng floating algae na yon, pero parang hindi pa naman nakakadisturbo yung ganyang dami. Pangit lang yung makikita mo na buong beach area talaga puno. Kailangan mo pang maghanap ng area na walang algae. Oy, yan guys, may cruise ship na naman. Nung Sunday, nandito rin yung Norwegian Jewel. Pagbalik namin, ngayon ay Tuesday ngayon. Pero hindi ko lang sigurado ah. Hindi ko sigurado, baka siya pa rin yan. Parang walang nangyari dito na tumagal ng mahigit isang araw yung cruise ship. So tignan na lang natin mamaya sa post ng Malay Tourism kung anong cruise ship yan. Usually kasi guys, yung mga cruise ship pag dumaong dito, ano lang sila, day tour lang. Bihirang-bihira sila na mag-check in. So kahit maraming arrival record doon sa port, usually hindi mo yan maka-count na income ng mga accommodation dito.
dahil sa hindi naman yan sila nag overnight. Dito na guys sa station 2. Kung mapansin ninyo, mula doon sa Willis Rock hanggang dito, wala pang algae. Kaya kung nagbabalak kayo pumunta dito sa Boracay at ayaw nyo yung time na may algae, ayun, pwede na kayo mag-book. Actually kahit wala kayong booking, pwede kang pumunta dito. Kaso lang mahirap, mahirap paghanap dito na kayo. Dahil pagdating nyo dito, maghanap pa rin kayo online. Mahirap dito yung booking. Online na kasi usually yung booking. Kahit sa mga friends ko na nagtatanong dito, nire-refer ko na rin sila online. Tapos pag may nakita silang hotel na gusto nila online, tinitignan ko na lang, pinapakita ko sa kanila yung hotel na yun. Ito na tayo sa Dimol Beach. Yan guys, makita nyo ba yung cruise ship? Medyo malabo kasi maulap doon banda. Yan lang guys, yan lang muna ang update natin dito sa Boracay White Beach. February 27, 2024. Thank you for watching and keep safe everyone.